pababa ako dyan, binili yung box 30,000, nakabunod ako ng half a million na worth na isang car. Wow! Please welcome Billy De La Fuente. Hello, JCI Capitol! So, nag-miss ko ito. Huling nakapunta ko dito, 2019 pa. Sa ABB, batang-bata pa rin. Ngayon, coolest baby pa rin. So, and of course, it's nice meeting familiar faces and mga bagong mukha. So my topic is about creating meaningful business connections. Okay? So ang galing nung pagkakalatag nung event natin yun, na from the first, second hanggang third, talagang connect, di ba? Now, with all of those knowledge, okay, and ano naman yung kung na yung establish ka na, di ba? Paano mo naman ngayon can work your way up by building relationship? Okay? So, pero bago yun, ayan, pakilala ko lang muna, of course, yung pinaka-importante sa buhay ko, kaya ako successful, is yung aking wife. Ayan, si Pin. So, we've been married for the past 15 years, and nagkaroon kami na 4 kids. So, 3 boys and 1 baby girl. If you have IG, okay, mag-connect tayo dyan. If you have additional questions after this, ito yung aking mga bulinggits. So, 3 boys, 1 baby girl, si Godfrey, si Enzo, and si Joaquin. Ito rin yung reason kung bakit sinisipag kong mag-business. Okay? And siya rin yung reason kung bakit ako nakapag-retire at the age of 37. So, sino dito gustong mag-retire bago mag-40? Sakto yun, di ba? Pagkatapos mag-JCI. Rotary ka na. Okay. Pagkatapos mo na Rotary, pagkukunin ka na ni Lord, ano na yung next? Life, love, Iwanis. Ano yun? Nights of Columbus, di ba? Yan na, alam nyo na, nakalatag na, di ba? Ang org natin. So, ngayon, syempre, with all of the seriousness, although sabi ko nga kanina yung the speaker before me, ang galing kasi, imagine mo nalatag sa atin, kahit na wala kang alam o background sa finance, na maintindihan mo eh, di ba? So, para magkaroon naman tayo ng haunting break, okay, tatayo lang tayo, tapos ang gawin natin ganito, okay? Handshake ka na minimum 5, okay, na brothers or mga tao hindi mo kakilala, at sasabihin mo, hello billionaire, gano'n ha, okay, 1, 2, 3, go! Ayan, tayo tayo. Ayan. Kasi maliit ang billionaire, kasi dapat Ngayon, hindi talaga ako napasok or hindi ko talaga pinag-aralan yung pagne-negosyo. Okay? And most of us, ganun din talaga, no? Of course, tinapos ko yung sa UST, chemical engineering. Okay? Ang layo, di ba? And, yan. Pero, bata pa lang ako, may inkling na, no? Na papunta na ako yung calling ko pala is entrepreneurship. Bakit? Sino familiar dito? Yeah. Okay? Yung up, up, down, down, left, right, di ba? Ayan. So, nagpaparenta ko niyan ng bata ako. Okay? So, from family computer to Sega, selling NBA cards, no? Ngayon, very lucrative business yung NBA cards, no? One card sold for $1 million. Okay, ako, chumamba ako dyan. Binili yung box 30,000, nakabunod ako ng half a million na worth na isang card. Wow! Nabenta ko ng 450. Sagot pala ni Billy dato. Kaya na pandemic ba yun? Okay. So, from magic cards to figurines, anything na pwedeng mabenta,
There's one time, high school pa ako noon, may nakita akong factory, no? Na pasarado na. Tapos nakita ko, may mga naka-display na mga ganyan figurines. So, pumunta ako doon, parang garage sale yung dating, dinidispose nila. Bumili ako, tapos nakita ko, mayroong sa may basurahan, may mga nakatagong na plastic na parang mga flowers na mga maliliit lang. So, tinanong ko yung nagbabantay, sabi ko, pwede ko ba hingin yun? So, binigay sa akin. Nung binigay sa akin, nakita ko, pwedeng gawing hikaw to. No? So, ginawa ko, yung ako tsaka yung sister ko, nagpartner kami, bumili siya ng pakaw sa Divisoria, tapos pinagdidikit namin. Okay, that time, naka-accumulate kami ng 20,000 pesos. Ang binintahin lang namin yung neighbors namin. So, yan. And then, as I grew up, okay, hindi ko na-apply yung pagiging engineer ko. Okay, hindi ako pinalad na makapasa sa boards. And isa yun sa mga major failures sa experience ko. Kasi sobrang disappointed yung daddy ko. Nung pangarap niya, magkaroon yung anak niya ng engineer. Diba? Dun sa pangalan, eh hindi nga nakuha. But, sabi ko nga, di ba yung patapon nung college? Okay, patapon naman pala. Bakit? Ako yung naging top distributor ngayon sa isang American company for the past 7 years. And because of this company, I was able to retire 3 years earlier than my target, which is 40 nga. So, now, I do talks. Kasi yung mentor ko is si Sir Francis Kong, if familiar kayo sa kanya. Sabi niya sa akin, Billy, kung gusto mo talaga yung ginagawa ko, mag-talk ka ng 30 years libre, walang bayan. Sabi ko, hirap nun ah. No? Kaya, nag-focus ako sa business para yung pagbibigay ko ng talks, okay, libre. Okay, walang bayan. And then, I started opening other traditional businesses. So, sinasiphon ko yung mga kinikita dun sa isang naging cash cow na. Diba? Pag sobra, hindi ilagay mo kung saan-saan. So, isa dyan, meron akong Technomarine store and Daniel Wellington na watch sa Uptown before. Okay? Meron ding I invested sa isang IT company. Okay? Imagine mo, 30 millennials. So, sabi nga nila, 5 to 10, parang daycare. Okay? 20, Manila Zoo. Okay? 20 ano, employees. Diba? Ganun kahirap. And 100% noon, mga millennials, okay? Younger millennials. And then, okay? Ayan, nagtayo din kami ng restaurant. So, pumasok din kami dyan. Yung wife ko nag-start lang sa catering. And then, palaki ng palaki yung catering business. Sabi nung chef, bakit hindi tayo magtayo ng restaurant? So, yung concept niyan, HOB, House of Bilao, more on parang ginawang high cuisine yung pang-Pinoy style. So imagine mo, meron ka kinakain ng bagnet kare-kare. Okay, yung young parang Gen Z na nga eh. Tapos may rosé na wine. Diba? So kakaiba. Now, ngayon, tumama ngayon yung pandemic. Okay? 4 out of my 5 businesses nagsara lahat, except for one. Okay? So, on top of that, I do talks. Actually, bago dito sa Pilipinas, nagkaroon ako ng training na mag-talk international. So, from Singapore to New Zealand, to the US, to sa Europe, nagtatalk sa OFWs. Dito naman sa Philippines, pagbalik ko, puro mga schools. Ayan, libre na yan lahat. I talk about leadership, motivation, success, okay? And then, meron din akong tinayong isang company, para siyang social media marketing company. Okay, we make websites or we teach you how could you leverage social media ngayon. Okay? Kasi di ba may kumakalat ka sabit, if you're not online, then your business will be offline. No? So, yan. We make high-quality websites. So, pre-pandemic pa to. Sa mga SMEs. Okay, we also do cater sa mga individuals. Okay. And then, 2010, I started to form an organization. Ang pangalan naman nito is Extreme. Okay, so itong Extreme, ang goal nito is to teach Filipinos how to be leaders. Okay, how to be familiar in entrepreneurship. Okay. And then,
organizational development. Okay? So imagine niyo from 4 people, parang kwento lang ni Mark Zuckerberg. Okay? From 4, umabot na kami ng more than 5 to 10,000. No, okay, hindi lang sa Philippines, pero nag-branch out na rin kami international. Now, bakit ko ito pinapakita? Kasi yung topic na nabigay sa akin at yung gustong papag-usapan natin, okay, is yung how to create yung meaningful business network na magiging advantage mo. Kasi diba, sabi nga nila ngayon, okay, the bigger the network, the bigger the net worth, okay? Totoo naman to some extent. Pero ito yung point ko naman doon, ititweak lang natin ng konti. Actually, hindi paramihan ng kakilala o palakihan ng network. Okay? Paramihan ng kakilala na willing kang tulungan. Nag-guess mo? Marami kang kakilala pero wala namang willing tumulong sa'yo. Wala rin. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about that type of skill. No, actually hindi yung kailangan, hindi siya inborn. Pwede niyo rin siyang aralin lang at pwede niyo rin siyang hasain lang. And because of that skill na meron ako doon, yung part namin na kapag generate kami ng relationship, okay, with other brand companies na mas malalaki and we're just a marketing team, okay? Pero imagine mo, nagkaroon kami ng tie-up with BPI, okay? Nung buhay pa yung Sunset Villar, okay? Other book authors, okay? Ito si Tony Giri, he's the HLA guy. Ano yun? Yung high leverage activities. Okay, para may idea kayo ano yung HLA, may kinwento siyang isang Indian, meron siyang 1,500 businesses. Na-imagine niyo pa ba yung buhay niyo pagka may 1,500 businesses kayo? Tama? So, pero yun nga yung maganda dun. Meron siyang financial freedom, obviously, pero meron siyang time freedom. Yes? So, lahat ng karamihan ng mga negosyante kakilala ko, ang problema is yung oras. Tama? Yes. Pwede kumikita ka, pero ang napapabayaan yung oras sa pamilya. Or worse, oras mo para sa sarili. So, we cater to that. Ayan. Marami rin akong books na naipasok dito sa Pilipinas. Hindi ko libro yan. Book yan ng mga kakilala kong book authors. Okay, so ginagawa lang namin, tinatatak lang namin yung brand ko doon at saka yung picture namin, ayan, nagsusold out sila. So that's also brand familiarity and also yung relationship na na-build ko doon sa community na kung ano yung business or product na i-offer ko, they would support. Diba? So, ayan, if familiar kayo kay Dennis Wheatley, he's an author of so many books. He's a trainer, as in, sobrang kaset tape pa. Ganun siya katindi. Yung mga tinatrain niya, Olympic athletes, mga astronauts, okay? Yung mga presidente yung namatay na sa US Cup, kaibigan niya pa nun. So, ayan. And then, ayan. Of course, pala yung sasabi, kung meron kang mentor na walang mentor, layuan mo na yun. Okay? Bakit? Siyempre, di ba, paano siya magbe-mentor? Kung walang nagbe-mentor sa kanya, dapat meron din. So ako, I'm proud to say, and siya naman sinasabi niya, legal daw, ipagkalat ko pa. Si Sir Francis Kong, yung mentor ko, pagdating sa business, sa buhay, spiritual, and then family. So, importante yan kasi, no, pwedeng successful ka nga sa negosyo, sa pera, finance, pero supply ka naman sa family, sakto naman nun. Pero may narinig tayo story, di ba, na okay lahat, relationship, pera, pero bakit biglang may nangyaring hindi okay sa kanya? Kasi yung pala, kulang pala spiritual. So, imaginein mo, yung buhay din pala natin is like a car with four wheels, and then you have to inflate each wheel to make your life balance. Tama? And, syempre, nakita ka ba ng, ano, di ba, wala kang pera, ang hirap naman makapag-provide sa pamilya pag wala kang pera, correct? Pwede namang okay spiritual mo, okay yung family, okay relationship, or yung finance, pero wala ka namang personal growth and development. So, that time, ginagawa namin, yun yung sinusupply namin training, holistic approach sa isang individual na wants to join our team and our organization. On top of that, since meron akong company, no, sa social media, I do vlogs, okay, every day tuwing 8 o'clock,
i-promote ko na rin. I'm a believer. Yes! I love you, MMP! Okay? So, ayan. Okay. So, ngayon guys, syempre, dahil medyo hindi naman tayo lahat magkakilala dahil nga bago and ngayon lang din ako nakita, kaya nagpakilala lang ako ng background na onte. And, nung ako po ay naging trainer LTD sa QC Capital, ang ganda experience kasi nalibot ko yung buong Pilipinas. Kasama ko pa si NTD Idol, di ba? Kung saan kami nagtotok. Si Kong din, ako palagi yung wingman niya. No? Pag si Kong Alfred naman totok, ako yung mauuna kasi ako yung tagawalis. Ano tagawalis? Kasi syempre, di ba? Ngayon, nakikinig kayo lang. QC Capital tayo, di ba? Pero yung mga old school nun, talagang magdadaldalan. Eh ako yung kumbaga balasador. Baba sa akin ko talaga hanggang sa makuha ko yung attention mo. Kasi siyempre kung Alfred yun, parang ganun. And so, parang Batman and Robin. And I had the privilege to meet talagang magkakaiba eh, di ba? Extremes. May kung gantong background, may negosyante, may empleyado, may bata. And privilege enough, no? Na matanong din sa inyo, bakit ka ba nandito? Okay? Yung iba, di ba kasi nga tinanong, ba't mo gusto maging negosyante? At ano naman sa'yo, ba't ka nandito? Yung iba, sagot, gustong tumulong. Tama? Yung iba, gustong, wala lang, boring eh. Di ba nga ako sa QC Capital? Masaya. Tama? Socialization. Okay. Yung iba naman, gustong matuto. Okay? And yung iba, gusto naman on the business side. Lumaki yung network. Okay? So ngayon, syempre, kung lalaki yung network mo, parang sa Facebook lang yan. Okay? 5,000 yung friends mo, no? Pero, napapakinabangan mo ba yan? Or napuput into use mo ba yan? Sabi nga ngayon, at this age, imagining mo na socially or ano tawag ito, online, we are connected. But offline, we are more disconnected. Tama? So, ngayon, lalo na nung tumama yung lockdown and pandemic, no? It took us 1 year nga para maka-adjust. Last year, medyo wala na talaga eh. Pero wala pa rin masyado lumalabas. Ngayon, wala na nagbamas. Yes? So, andito ko ngayon to impart to you, okay, a value-adding content para pag ginamit mo to sa sarili mo, maging advantageous din kung bakit ka andito sa JCI. Okay, game ba yun? Okay. Ayan, okay. So, syempre, pag sinabing meaningful connections, okay, or business networking, okay, ang turo ng daddy ko, kailangan merong kang pansin. Okay? May pansin? Anong pansin? Okay? Kasi yung daddy kong yan, nag-start siya as ahente. Okay? Bago siya naging negosyante, nag-start siya ahente sa Omega Oil. Okay? And to tell you a story, to open up my talk and training, no? Kasama niya ngayon yung boss niya sa isang binisitan nila, client. Okay? Pagpunta pa lang nila, yung guard ako yan. Boss, sabi yan, yung kakompetensya mo, sinabi ko, wala. Doon sila. So sabi nung boss niya, grabe kayo, nalakas mo dito ah. Pagpasok nila ngayon sa parang yung garahe, okay, may mga employees maglalang sabi, sagin, tara, lunch tayo, sabi niya. Tsaka na guys, pupunta pa natin si, ano, si sir. Okay. Pagdaan nila sa purchasing, okay, grabe, na-receive ko yung ano ah, pansit mo ah, sarap, saan yun? Usap sila. Pagdating dun sa pinaka top floor, in short, dun sa pinaka may-ari, okay, naka-ready na yung order namin, okay? Yung purchase order ready na. So, nagulat yung ano, yung sales manager ng daddy ko. Sabi niya, Ken, parang ikaw yung may-ari dito, kailangan ka ng lahat ah. No? Di na alam nung manager niya, di na alam ni daddy sa pansin. Okay? Ano sabihin sa pansin? Kasi, sa ano pa lang, sa guard, may papansin na siya, maliit na bilao.
Okay. Mura lang ang pansit eh. Tapos lahat naman kumakain ng pansit. Tama? Pagpunta niya dun sa... hindi ka agad siya pupunta dun sa mga purchasing manager. Pupuntahan niya muna yung mga labor workers. Dun muna sa ground. Ano bakit? Sila yung mas may alam eh. Sila yung mas may naririnig at sila yung magbibigay ng info sa sa'yo. So nadaan na naman niya yung sa pansit. Hanggang sa bago siya dumating. Imagine mo, ahente lang siya. Pero ang nagre-ready ng orders, yung owner. So, yun yung power kapag alam mong i-maximize o mapalalim yung connections, di ba? Sa pagne-negosyo. And when we talk about relationship, ito yung unang-unang matuturo ko sa inyo. Okay? Napakadali, napakasimple yung tandaan. Okay? Sabi mo, form. Louder naman guys, so come on. Yan. Yung si Capital Type, lalahat eh, di ba? Sabi niya, form. Okay, ulit. Ano? Sabi niya, form. Form. Yan. Lalahat na. Good. Very good. Send. I-advance natin. Okay. Huwag mo kalimutan, boss. Okay, form. Okay. It's an acronym. Okay, hindi ko na inano dyan kasi gusto ko sana kayo nakafocus. Okay? Anyways, memorize ko na to long before pa. Ano yung sinabing form? Family, okay? O, occupation. R, recreation. M, message. So, family, occupation, recreation, message. Ano tong family, occupation? Ano tong form na to? Okay? Kapag makikipagkaibigan ka, okay? Pag magbibuild ka ng rapport and relationship sa mga future clients mo, or dito sa JCI, ang kailangan mo lang tandaan is form. Okay? Ulit. Sabihin niyo ulit. Form? Form. Yan. Okay. Paulit-ulit tayo kasi repetition is the mother of learning. Okay? So, huwag kayo mainis sa akin kung papaulit-ulitin ko kayo. Okay? Paulit-ulit. Gamitin mo yung acronym na yan. Family, occupation, recreation, message. Ano sabihin nito? You ask questions. When you're building rapport and relationship, okay? Instead of being interesting, you need to show that you are interested. Tama? Diba? Kasi bakit? Lahat ng mga tao, okay, ang goal nila is magpa-impress. Tama? Impress sa'yo, ganyan. Or, so lahat sila parehas. Ang magiging kakaiba, ikaw ngayon, papakita mo, ikaw interested dun sa kausap mo. Mas ma-appreciate yan nung taong gusto mong maging ka-close. Ika na. Okay? So, paano gamitin yung form? F, family. Tanong ka. Okay? Pare lang kayo magkakapatid. Okay? Pag sinabi niyang panganay siya, uy, ako rin, panganay din ako. Diba? E sinabi niyang bunso siya, oh, uy, ako, panganay, pero bunso pa. Ito pa malapit. May tinuro pa ako. Wala yun, no? Kahit ano sabihin niya. Pero ito, ano napapansin ginagawa ko kahit anong gawin niya? If you want meaningful connections, you need to engage. Okay? So, sa mga boys, mag-ingat lang kayo. Bawal. Ito yung mga bawal. Press or ano? Okay. Pag-hawa kayo, hapir ka. Ganyan lang. Ganyan. Huwag dito. At definitely huwag doon. Nanagets nyo? Dapat, merong mga safety yan. Okay? Kasi bakit? Magiging friend mo na siya, business deal, eh napastos mo. Yes? That's why ako, when I'm with my organization, okay, I really don't drink in front of them. Kasi alcohol, nawawala ka sa sarili. Diba? So, ngayon, eto. So, pag kinuwento mo at tinanong mo siya, okay, about the family, o kamusta yung sa family mo? Definitely, wag naman yung parang ganito. So, pare, kamusta yung family mo? Oh, okay. Saan ka nag-work? Oh, okay. Magkano yung sweldo mo? Oh. Saan ka nakatira? Anong oras ka man? Every 15:30, okay. Huwag naman ganun, di ba? Dapat, sandwich. Okay, pag nagsalita siya, nagkwento siya, ikaw naman, magkwento ka din. Okay? Huwag mo masyadong pa-obvious naman na sabi ko, interested, okay, hindi stalker. Okay. Okay? So, pag medyo pakipot ka pa, palagi ganun eh. Pag ikaw masyado din habol, yung excited naman, habol ka ng habol sa kliyente, ang kliyente mo palaging magpapahabol. Tama? Sa babae, ganun din.
Pag palaging hinahabol, pansinin mo, yung mga girls, anong gusto nyo? Yung hindi hinahabol. Hindi, laging papahabol. Okay? Di ba? Tol, mysterious, dark, and handsome. Tama? So, ganun din sa business or sa social networking night. Sa JCI, ang dami niyan. Huwag na huwag kayong uupo lang. Mag-practice na kayo sa lahat ng brothers. Interviewin mo na, makipag-connect ka, makipagkaibigan. Easier said than done, right? Na to make friends. Okay? Pero kung may format ka, patayo ka pala. Uy, form to. Family, occupation, recreation, message. Occupation, ano negosyo, ano trabaho. Recreation, anong interest niya? Diba? Badminton. Football. Okay? For some extent, yung iba ganito pagaling. They do their own research. May homework. Bago mo palang i-meet si ABP, alam ko na to na may negosyo siya, let's say, sa construction. Okay? Alam ko na na yung mga hilig ni ABP. Okay? Napagkain. Natawa eh. Okay, okay. So, syempre, may mga talking points na kaagad kami. Kasi pagka sa gera, hindi ka handa. Diba? Mabilis ka mamatay. So, ganun din. And, syempre, ano yung M? Syempre, yung message mo, no? It's either you have a business proposal, okay, kung mabilisan ka, or yung message mo lang, you just wanna make friends. Okay? And when you do that, day in and day out, you will expand your network. Okay? At a rate that you wouldn't even believe na willing tumulong. Yung tipong pag tumawag ka, di ba? Example lang, nagka-problem ako sa NBA cards ko. Okay? Kasi nalaga yung resibo, eh di ba 10,000 lang pwede. Di ba? O, tawag ako dun sa isang friend ko na malamang friend yun eh. Di nakuha ko agad. Tapos meron din siya NBA cards doon. So, ang importante sa panahon ngayon, hindi ka lang nag-accumulate na kakilala. At ito yung wag na wag mong iisipin. Na hindi porket friend niya, friend mo na rin. Tama? Kailangan maging, eto ah, second tip, maging intentional ka. Okay? Marami nagtatanong sa akin, Billy, bakit yung mga mentor mo ang lulupit? Diba? Bakit hindi ko mapagtanto? Dati ka lang waiter, nagpupunas na ako dati guys, ng table. Okay? At malamang mas malalaki yung sweldo nila ngayon. Kasi ako dati, 3,500 per month. 1,750, 15 days. Okay? Na-experience ko kumain ng 5 pisong itlog, 5 pisong kanin. Ang panawid gutom ko, sigarilyo. Pero from that stage of my life na sobrang hirap, na-climb up ko to produce, to make no a business empire of my own and my family, na maraming-marami akong naisama. So yun din yung isa. Hindi pwedeng puro ka nalang kape. This life is not just about you, but also helping others. And yung mindset ko ganito, sabi nga sa Bible, it's better to teach someone how to fish rather than to give them fish. Kasi kaya nga yung ayuda para sa akin, di okay. Bakit? Naging dependent lahat ng mga tao. Pahingi. Pag hindi mo pa pinautang, siya pagali. Tama? Ang malapit niya yun, pag sinigil mo pa, samahan niyo. Tama? Pero pag namutang, heaven and earth, pag pinagdikit, di ba? Talagang malipuyang and all. That's why ako, yung movement ko, the reason why I do talks no, for free, is to educate people in entrepreneurship. Kasi dito ka matututo na yung pera, hindi mo pwedeng pulutin kung saan-saan. But there's an option for you to become successful. Hindi importante whether magaling ka mag-English o matalino ka. Kasi marami yung makilala matalino pero mahirap pa rin. Tama? And hindi naman porket bobo ka tsaka bagsakin ka, forever ka na down. Yes? Kasi marami naman ang kilalang bagsakin. Pero ngayon, successful. Kaya nga, very intriguing yung tanong sa TikTok eh. Diploma o diskarte, tama? Lahat naman tayo, ride the ride yun. Ang hindi alam, syempre script yun. Para to push our button and emotion. And when we talk about creating relationship, okay? Parang, hindi lang yung parang naliligaw eh. Pero kailangan mong sadyain. Example lang, wala ba kayong napansin sa akin ngayon? Ngayon? Umaya. Di ba usually, pag magtotok ka nandun, madikit ka nun. Tama? Kung ito, wireless to, sasadyain ko talaga dyan. To prove a point, bakit? Okay? If you want to create meaningful relationship, okay?
kailangan ikaw yung mag-i-effort. So, same din strategy ko, bakit ang dami kong mentors na magagaling. Kasi hindi ko hihintayin sila yung lumapit sa akin. Okay? Ang mindset ko ito, hindi ko nga din makukuha ko sa kanya, dahil mentor ko. Or pala yung negosyak, di ba, business, mag-future, gusto ko maging business partner. Hindi ko mindset na, ano kayo makukuha ko dito? Ano kayo makukuha ko sa kanya? Ano kayo makakabi? Hindi ganun. Okay? Ang mindset mo dapat, kagaya yung nagsabi kanina, ano kayo pwede ko itulong sa kanya? Ito malapit pag may gusto kang targetin na mentor, hindi niya kailangan ng tulong ko. Tama? So, ang mindset mo is, paano kayo siya matutulungan? Eh, hindi naman niya kailangan yung tulong ko. Yes? That's the tricky part. Pero pag nasasagot mo yung tanong na yan, ay, grabe. Okay, bakit? Ito, imagine mo, tanong na yun ko kayo. Sino mapayag na maging mentor si... Sino makarelate dito? Sino sikat na personality ngayon na okay? Background, magbigay kayo. Sino? Huwag yun, bata masyado. Okay. Although yun, balita ko mabay talaga yun. Marketing strategy lang. Okay? Na inisin yung mga tao. But let's say, ganda na lang. Si? Brother Bo Sanchez. Okay. Ayan, pwede. Or Francis Wong, di ba? Eto tanong. Parang kung magtatrabaho ka kay Brother Bo, 1 year walang bayad, payag? Agating lang ng kape, payag? Oh. Sino di payag? Siyempre, di magtataas sa kamay. Reality, tama? Eto na lang, para hindi local. Let's say, sa edad naman natin, PDD. Si Puff Daddy, kailan niya si Puff Daddy? Oh my gosh. Hindi na nalalap si Puff Daddy. O sige, sa mga girls. Britney Spears! Taylor Swift! Taylor Swift. Papayag ka ba, ma'am, mag-work kay Taylor Swift for free? For free, 1 year. Hindi? Walang tama o mali, ha? Pero ito, in opinion ko lang, okay? Ako, idol. Yes. Oh, ikaw, ganun. Oh, Warren Buffett. Okay. So, ako, Michael Jordan. Okay? So, kasi gusto kong matutunan yung ano niya, yung killer instinct niya, tsaka competitiveness niya. Ito ngayon yan. Bakit ako papayag magtrabaho sa isang tao na walang bayad? Simple lang. Kasi pag nagtrabaho ko kay Michael Jordan for free, wala man siyang bayad sa akin, pero garantisado yan, yung network niya, makikilala ko yung network niya. At pwede sisiguraduhin ko maging kaibigan ko. Tama? Ito pa yung matindi doon. Malalaman ko rin ba kung paano talaga siya trumabaho? Makikita ko ba yung mga meticulous strategies niya na alam ba si Jordan, ang isang rule niya, siya magtatay ng bago niyang rubber shoes. May isa, dahil malilate na, pinakailaman na yung shoes niya, sinintas na for him. Pinapalitan, gumawa ng bago, tapos sinintas niya mag-isa pa rin. Ganon siya kamitikuloso. So, anong point ko dito? Okay? Na, yun din actually yung purpose ng OJT. Para magka-experience. Kasi pag hindi ka nagka-experience, di ba lang sasabihin natin mga negosyante, sorry, hindi kita matatanggap, wala ka pang experience. Pero may sagot ako dyan, para magulat yung nag-i-interview. Alam mo, ano? Boss, kung hindi nyo ko tatanggapin, paano naman ako magkaka-experience? Di ba? So, eto, kung titignan mo, di ba, huwag mo munang tignan kung magkano yung mabibenefit mo. Okay? Ang tignan mo, same thing kung ba't ka magne-negosyo is, ano kayang need? Okay? Sabi nga nung isang speaker na natin nandito, tagal niya na sa pagbibusiness, kung magtatayo ka daw na negosyo, maghanap ka ng problema. Agree? Yes. Okay, yung mga speakers sa inyo. Tama, maghanap ka ng problema. Kasi pag ikaw ano connection ng problema? Pag ikaw nakapagbigay ng solusyon, for sure may need. At kapag may need, syempre yung tao willing to pay. Yes? So, syempre, kung isipin mo ngayon, na-establisher ba lahat ng negosyo? Di ba? Kasi ever-changing eh. Correct? Expect mo na ang change inevitable. Every 3 months, nagbabago. Kunwari, ayaw niyo muna makipag-ibigan ngayon. Malay mo, nung event is Japan. Okay? Kinakausap mo siya. May tawag yung nature sa mga girls, correct? Kaya pala siya masungit. Binalikan mo the following week. Gets? Mas friendly na siya. Or,
kinakausap mo, biglang nag-break pa na sila ng boyfriend niya. Okay? So, dapat, eto, every 3 months, okay, nagbabago-bago yung cycle. And ako ganun din. Pag meron akong mga prospective clients, no means not now. Okay? Hindi ako masyadong nati-discourage. Pag nireject niya ako ngayon, okay lang, balikan kita 3 months from now. Okay? And kadalasan, kapag nakuha ko yung resulta na gusto niya, hindi ko na siya kailangan balikan. Bakit? Siya na yung pusang lalapit. Okay? So, next, ito. Kung mapapansin mo yung strategy ng form, it's actually as simple as asking questions. Okay? If you know what to ask, yung right questions, okay, dun sa mga future, no, na business partners mo or yung mga gusto mo maging kaibigan, okay, mas magiging mabilis yung proseso. Meron nagtanong sa akin, sa isang group na tinitrain ko, sabi sa akin, "Sir, bakit ganun? Ang bilis ng process mo. When you're closing a deal, bakit parang 1 hour lang, naku-close mo yung deal, no? Bumibili ka agad sa'yo, 52,000 off the bat, kahit hindi mo masyado kakilala. Kasi dahil na-practice ko na, na makipagkaibigan, so bumibilis, nag-gain ko agad yung trust ng tao. Diba? So, unlike kapag ganito, ito yung trabahong tamad na shortcut. Okay? Kapag ka ganun professional, okay, or ganun ka kagaling mag-establish ng relationship, mas nagiging mas open ka, okay, mas mabilis magiging kapalagayan ng loob yung mga tao kausap mo. Siyempre, dahil nandito tayo sa JCI, agree ba kayo sobrang daming pagkakataon para magkaroon tayo maraming friends? Right? Pero agree rin ba kayo dahil sa sobrang busy natin, hindi rin natin nagagawa? Okay. Kasi bakit? Organize ang events. Tama? Tapos natawag pa si Honey. Naninigurado na nandito ka talaga sa JCI. Okay? Na kailangan mo, Honey, hindi ka nakasend ng picture, group picture nyo. Babe, 30 minutes pa lang makakakala. Di ba? So, anong suggestion ba dyan? Okay? Kailangan maging intentional ka. Pag pumasok ka sa isang event, ang goal mo, meron kang 2 bagong maging kaibigan. Okay? Example lang, nagbubuhat kayo na ano, nag-organize kayo, di ba? Makausapin mo agad. Kanina, yung mga na-meet ko dito, obviously, bobo ko sa pag-memorize ang pangalan. Kaya sinasabi ko agad, eh pare, 10 times kitang tatanoy ko, ano mo? So okay lang na magkamali ako minsan. Pero hindi niya alam, binememorize ko talaga, intentional, kung anong pangalan niya. Nakinukunin ko yung pangalan niya doon sa mukha niya. Kasi pwede namang memorize mo yung mukha niya, eh, tama, facial recognition. Pero hindi mo matandaan yung pangalan. And eto, bakit doon ako nag-focus? Ang pinaka-importante, okay, na naturo ng daddy ko, ang sweetest word that you can say to a person is his name. So, ibig sabihin, kung palaging paulit-ulit nasasabi yung pangalan niya, matatandaan ka niya. Kasi imagine mo, ilang daan din yung nakausap niya, na nakalimutan din yung pangalan niya, pero ikaw, natandaan mo. Tama? Okay. Ngayon ito, if you want to take this skill further, even higher to the next level, merong libro. Okay, hanapin nyo na lang yung Making Friends. Okay, sino ba yung ano nun, author? Nakalimutan ko na. Carnegie. Oh, yun, Dale Carnegie. Yan. Ang old school yan. Okay, yung mga tipong parang hindi pa tayo pinapanganak. Okay, buhay na sila. Okay, so, yun guys, I hope nakapag-share ako sa inyo. I hope marami kayo natutunan. Okay, and of course, I pray na lahat tayo maging successful dun sa interesting pinili natin, employment man, business man, diba? Or kung ano man. And maraming salamat, mabuhay ang QC Capital JCI. God bless. Any questions? Kasi ano eh, medyo
Maganda po 'yung mga sinabi ni ano ni RTDB pagdating doon sa ano sa how you paano mo naalala dapat 'yung pangalan ng mga tao, paano mo siya i-recognize or your talent. Lalo na rin 'yung sinasabi niya na every event dapat kung meron as much as possible at least two. So medyo parang nagagawa ko ata siya sa ngayon lahat katulad ng gabi sa induction. But anyway, any questions, clarifications from anyone? Question. Yes, RBB. Bakit may meron pang RTDB? Yun ang pinakamaganda question. Very answer. I miss your ABB. Ano na lang po, ito na yung simula. Mapapakita po. balita ko kay ABB, si Press daw, maraming mga training program. So, ano naman tayo? G naman tayo dyan. Again naman tayo. Sa mother and child po na project natin, parang offer na po siya ng kanyang ano, na pwede niyang i-sponsoran natin. If I'm not mistaken. So, yan. So pasok po yung dalawang inalalaya ko pong team. So thank you very much po. Ganyan. And any questions po? Bukod po doon sa sinabi ni RVP. Yes. Sir, let's say for example na may event and then iba-iba yung mga kasama yung cultures ng mga tao. Like hindi lang tayo nag-speak ng English, iba in other countries. What about, how do you approach them when it comes to making friends with them? Actually, yung cultural difference, kasi example lang, no, nagto ako sa Mexico, Korea, Canada, New Zealand. New Zealand puro matatanda. Okay. Mexico, like 18, 20 years old. Korea, puro mga 45, 50 years old about. Pero one thing's common sa lahat. Okay? If you know how to open up, okay, and then you speak from the heart, mahirap to sa mga lalaki. Di ba? Sa atin, no? Pero napag-aralan ko naman, kung ano magagawa ko, wala, makaya nyo rin yan. Skill lang yun. Pa-practicing mo lang. Mahirap magsalita eh. Would you believe dati, as a chemical engineering, kaya ako bumabagsak, magaling ako mag-compute eh, sa papel. Pero pag pinag-report mo na ako, puro ko ganito. Kasi nagpa-blackout ako. Lahat ng formulas na pasulat mo na lang sa akin pero huwag mong pa-explain. Kaya ang dami kong bagsak. Pero when I learned that skill, no, public speaking or as simple as let's say making parang knowing how to make friends. Natatranscend yung age, okay? Yung background. Mayaman o mahirap, hindi ako namimili. Ang turo ng daddy ko, sabi niya sa akin, simple lang. Pag niyaya kitang kumain sa fine dining, kailangan alam mo how to carry yourself. Pero pag niyaya kitang kumain na sumuko tayo, tapos nagkamay siya, kailangan marunong ka rin magkamay. In short, you know how to adjust. So example, wala ba kayo napansin kanina? Sabi ko, G, bakit? Kasi yun yung lengguahe ng mga Gen Z ngayon. Diba? G, ibig sabihin, game kami. Diba? And maraming mga details na inaalam ko kasi target market ko, millennials. Well, hindi na pala. Sorry, Gen Z na. Kasi tayo mga millennials, matatanda na. No? 40 na. Ako, 41 na. Okay? And kaya rin ako nakapag-talk sa iba-ibang parte ng mundo. Kasi yung mga mas matatanda sa atin, gusto nila malaman paano daw ba itap yung market ko. Paano daw ba yung isang 25 years old nakapagpalaki ng isang American company sa isang third world country. And proud to say, that was in 2009. Eh di ba, ano na tayo ngayon? Developing country na tayo ngayon. Mayabang na tayo. Next level na. This certificate of appreciation is hereby presented to Billy De La Fuente for his valuable contribution as a resource speaker at the Capitals Business Forum, where he shared his expertise to interested and growing business owners and to our members, given on this 25th day of February 24 in Aromata, Quezon City. Yay! One, two, three.